Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So, usapang waterproofing po tayo ngayon at dito ituturo po namin sa inyo ang step-by-step approach sa application ng waterproofing dito sa ating mga lumang firewall. So, ano nga ba ang solusyon sa mga lumot at blistering paint at mga crack sa firewall natin? Anyway, sa mga bago pa lang po, ako po si Engineer Ronald Tolentino. Isa po akong licensed civil engineer at contractor din dito po sa ating channel na The House of Construction. So bali mga tol, ang firewall na lalagyan natin ng waterproofing ay mahigit 15 years na. So nagkaroon ito ng cracks at dun sa itaas ay tinamaan raw ito ng kidlat ayon sa may-ari. Kaya kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa loob dahil lang kung bakit nasira ang kisame na malapit sa pader. Malaki at mataas ang firewall na ito kaya nagtindig pa po kami ng mga tungtungan para maabot ang pinaitaas nito. So kulang pa yung 6 na metro na tubo kaya nagduktong pa tayo. Makikita natin ang dami ng mga crack sa firewall na ito at may dati pa itong pintura na niluma na ng panahon. Tandaan po natin na mahalaga ang preparation stage para maging effective ang application ng ating waterproofing. Dito gumagamit tayo ng grinder at cutting disc para daanan ang mga bitak ng ating mga pader. Gumagamit din tayo ng diamond grinding cap para naman tanggalin ang mga dating pintura. Kailangang alisin ang lahat ng pintura para maging makapit ang application ng ating waterproofing. Sa mga crack naman na pinadaanan natin ng grinder, ito ay papahiran natin ng concrete epoxy. Makikita nyo dito na hanggang tuktok ng tungtungan natin at kahit sa pinakamataas na bahagi ay tinanggal din natin yung mga dating pintura at nilagyan na rin natin ng concrete epoxy yung mga bitak. Matapos naman ito ay hugasan natin ang buong pader na may tulong ng basahan o foam para matanggal ang mga kumapit na alikabok dito. Hanggat maaari, lahat ng bahagi ay mapunasan para mas maging malinis ang pader natin. At kinabukasan naman, pagkatuyo ng pader ay pupunasan naman natin ito ng tuyong basahan para tanggalin ang mga natirang alikabok sa ating pader. Bago natin gamitin ang pintura ay haluin natin itong mabuti. Mainam kung may electric mixer tayo para mas maginhawa at mas mainam ang paghahalo at hindi nakakangalay. Isasalin na natin ito sa mga lagayan para pasimulan na ng ating mga pintor ang application ng ating waterproofing paint. First coating o unang pahid ang gagawin natin. Ang dapat na direksyon ng pagpapahid ng pintura ay pahalang o horizontal. Para sa second coating naman ay patayo o vertical stroke. Hanggang sa itaas ng pader ay puro pahalang ang paraan ng ating pagpipintura. Dito nasa kaliwang firewall tayo kung nakaharap tayo sa bahay. Dito sa kanang firewall ay mula sa baba hanggang pataas ay pahalang pa rin ang direction ng application natin. So yun nga mga tol, it's a second day para sa pagpapahid natin ng waterproofing dito sa firewall. Ayan, tingnan natin. So ito, nagpapahid sila. First coat dito sa other side. So ito, pag nagpapahid tayo, puro pahiga muna yung stroke ng roller natin. And then pag nag second coat tayo, puro patayo naman. Ayan. Yan yung mga isa sa mga technique sa pag-a-apply ng waterproofing. So dito nakapagpahid na tayo ng first coat. So makikita nyo medyo bakat pa yung mga concrete epoxy na inapply natin.
So ayan, tapos na tayo sa first coating. Sisimulan naman natin ang pagpapahid ng second coating. Katulad ng sinabi ko kanina, sa pangalawang pahid ng ating pintura, dapat patayo naman o vertical stroke. Dito ay makapal na rin ang patong ng kulay nito at halos hindi na makita ang mga concrete epoxy at ng kongkreto ng ating pader. Hanggang sa taas ng firewall ay patayo pa rin ang pagpapahid ng waterproofing hanggang matapos ang ating second coating. Dito naman sa pangalawang bahay, habang tinutuklap ni Kuya yung pintura, lumalabas yung tubig dito. Maaaring may nagli-leak na tubo dito sa loob. Ayan, makikita nyo na umaagos yung tubig mula sa loob ng pader. Madali na rin tong kabin ang mga pintura nito. May mga bahagi kasi dito sa firewall nila na may kapok sa loob ng pintura na nagpapakita na hindi nakakapit ang pintura nito sa pader. Dahil sa pagpasok ng tubig doon sa loob ng pintura, na-stack na ito sa loob. Kaya nagkaroon ng paglulumot ang loob ng pintura doon sa pader. Tindig ng mga scaffolding. So, ito na yung mga worker natin. Nakikita nyo mga nilulumot na yung pader. Puro lumot na yan. So, ito makikita nyo. So, binabaklas na namin yung mga lumang elastomeric paint. Kaya lang ang mali dito, nagpatching sila eh. So, sa mga nagwa-waterproofing, mortal enemy yung pagpapatching sa labas. Kung hindi pa rin naman nasasara ng pang waterproofing. So nag-patching. Kasi nung araw ganun, patching plus flat latex. So ito nahuhubad lang oh. Ayan, makikita natin oh. Ayan oh. So ito yung mga pintura na nabaklas natin dito. So may mga lumot, may mga algae. Ayan oh. Ayan. Isang sako na. So ito yung natanggal natin dito sa taas. Ayan. Ito wala. So natutuwa silang tanggalin. Nag-enjoy. Ano ba yan? Balabal ba yan o ano? So bali ganun lang yung proseso, paulit-ulit lang. Sa mga lumang pintura, kakaskasin natin ng grinder. Pag nakakita tayo ng crack, lalagyan natin ng concrete epoxy. Pagkatapos naman, hugasan natin ng pader, gagamit tayo ng tubig at basahan para mas maging malinis ang ating pader. At sa application naman ng waterproofing natin, ang unang coat natin ay pahiga at ang second coating natin ay patayo at huwag niyong kakalimutan na magkaroon ng interval bago niyo ipahid ang second coating.